Magandang araw sa lahat. Ako po si Ermelina Mingilian. Ang tatalakayin ko po ngayong araw ay ang mga sumusunod. Una ay ang problema sa C, N, Y, Q at X. Pangalawa, ang panghihiram gamit sa walong bagong titik. Ang pangatlo ay ang eksperimento sa Ingles. At ang sumunod nito ay ang kailan hindi pa maaari ang re-spelling. At ang panghuli ay Espanyol muna bago ang Ingles. Bakit nga ba mayroong problema sa C, N, Y, Q at X? Magandang simulain pangwika mula sa baybayin hanggang sa bakada ang pangyayaring iisang tunog ang kinakatawa ng bawat titik. Sa kaso ng C, may dalawang paraan ng pagbigkas na maaaring katawanin ng Q at S. Halimbawa, ang salitang kotse na kung ating ibaybay o i-respelling ay magiging kotse na kung saan K ang tunog sa unang titik. Ang pangalawang halimbawa naman ay syudad kung saan S ang tunog sa unang titik. Ang kaso naman ng enye ay napakalimitado lamang ng gamit nito. Ang iilang pumasok sa Filipino ay natapatan na ng N at ng Y. Gaya ng mga salitang donya, pinya, at banyo. Sa kaso ng Q at X ay nagagamit siya sa pangalan pantangi gaya ng quintos at serses. At maaari din sa katawagang teknikal at pang-agham, halimbawa, Q clearance at X-ray. Para sa dagdag kaalaman, kapag humiram ng pangalang pambalana at i-re-spell, ang ginagamit noon pa sa abakadang pagsulat ay ang katumbas ng tunog ng Q at X. Ang Q ay naging K sa mulang Espanyol na keso na nagiging keso at KW naman sa mulang Ingles na quit na nagiging quit. Ang X naman ay tinapatan noon pa ng K at S gaya ng extra na nagiging extra. Sa pagkakataong ito, aking tatalakayin ang panghihiram gamit ng walong bagong titik. Sa kasalukuyan, ang walong dagdag na titik sa alpabeto ay ginagamit sa tatlong pagkakataon. Ang una ay ang pangalan pangtangi na hiram sa wikang Banyaga. Gaya na lamang ng Charles, ng Catherine, Fidel, Fernando, Filipinas, at marami pang iba. Ang sa ikalawang pagkakataon naman ay mga katagang siyentipiko at teknikal. Gaya na lamang ng carbon dioxide, ng oxygen, ng zero, at marami pang iba. Sa ikatlong pagkakataon ay sa mga mahirap dagliang i-re-spell gaya ng salitang mga salitang queen, mix ng cauliflower at marami pang iba. Ngayon, eksperimento sa Ingles naman ang itatalakay ko sa inyo. Sa pangkalahatan, ipinahihintulot at ginaganyak ang higit pang eksperimento sa mga bagong hiram na Ingles at iba pang wikang Banyaga. Dapat madagdaga ang higit ang mga salitang tulad ng standby na kung isa sa Filipino natin ay magiging standby. Ang school na magiging school. Ang schedule na nagiging schedule. At ang building na nagiging building. At marami pang iba. Ngunit, kailan nga ba hindi maaari ang re-spelling? Tinitimpi ang pagsasa Filipino ng spelling ng mga bagong hiram
kapag una, nagiging katawa-tawa ang anyon sa Filipino. Gaya na lamang ng salitang coke na kung isasalin pa natin sa Filipino ay magiging coke. At pagkakalmalan na itong maikling tilaok ng manok. Pangalawa, nagiging higit pang mahirap basahin ang bagong anyo kaysa orihinal. Ipagbigay halimbawa na lang natin ang salitang carbon dioxide na kung isasalin sa Filipino ay magiging ganito. Na kung may magbabasa ay mahihirapan siyang tukuyin o hindi niya mabilisang matukoy na ito pala ay isang sangkap ng hangin. Pangatlo, nasisira ang kabuluhang pangkultura, pangrehiyon, at pampolitikang pinagmulan. Iba ang baget ng Frances sa ating kolokyal na bagets. Nawawala ang samyo ng bouquet sa nerespelling na bouquet. Ang apat, higit ng popular ang anyo sa orihinal. Nakasanayan ng basahin ang duty free at ipinagtataka ang karatulang duty free. Panglima, lumikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na sa salitang Filipino. May dating na pambatas ang habeas corpus kaysa isina Filipinong habeas corpus. Malinaw din na epekto ito ng lubhang pagkalantad ng paningin ng mga Pilipino sa mga kasangkapang biswal tulad ng screen, karatula, at billboard na nagtataglay ng mga salitang banyaga sa mga orihinal na anyong banyaga. Para sa huling pagtatalakay, Espanyol muna bago Ingles. Dahil sa naturang problema, iminungkahi ang pagtitimpi sa lubhang pagsanding sa Ingles. Sa halip, maaaring unang piliin ang singkahulugang salita mulang Espanyol, lalo na't may nahahawig na anyo dahil higit na umalinsunod ang wikang Espanyol sa pagbigkas at baybay ng Filipino kaysa Ingles. Higit na magaan basahin ang standardization mulang Espanyol kaysa standardization mula Ingles o ang bagahe kaysa baggage, ang virtud kaysa virtue, ang isla kaysa island. Dito lang po nagtatapos ang aking pagpapakitang turo o paglilekcho. Naway may natutunan kayo o nadagdagan ang inyong mga kaalaman.